Magandang araw mga kababayan, nandito na naman tayo sa ating another Kakao Vlog or Kakao Prince TV. So, ngayon po, may mga tanong po na ipinadala. Tanong po nila, Sir. Ano po ang dahilan bakit umiitim po ang bunga ng aming mga kakao or kaunti lang po yung bunga? May mga bunga minsan maliliit pero hindi tumutuloy yung paglaki. Marami pong dahilan bakit po ganyan. Okay? Maaring kulang sa nutrients, kulang sa sunlight or sobra sa sunlight. Tapos moisture, kulang ng proper spraying, walang pruning or na-over ang pagka-pruning. Tapos marami po yung tinatawag na chupon or marami pong water sucker sa iyong kakao. Okay? So ngayon po, i-discuss muna natin yung isa sa mga dahilan kung bakit umiitim yung mga bunga ng kakao o dahilan kung bakit kaunti lang yung bunga. Isa po dyan is yung mga tinatawag na chupon or water sucker. Ayan. So may sample tree po tayo dito. Ito pong tree na ito is 4 years old na. Pero kung mapapansin nyo po, wala po siyang masyadong bunga. Okay? So, hindi po katulad dito sa kabila. Ayan, dito sa kabila po. Ayan, ito. Sobrang dami ng bunga. UF18 po ito na variety. Ayan, kung mapapansin nyo po, maraming bunga. At sa kabila, ayan, walang halos bunga. Kung mapapansin nyo po, ang puno na ito, marami pong mga water sucker or chupon. Okay? So, yan po. Yan pong mga dahon na yan. Ito po. Ito po na mga tumutubo na mga parang maliliit na sanga. Pero actually, hindi talaga yan sila sanga. Okay? Yan po yung mga sucker na sumisipsip po ng nutrients ng kakao. Instead na pumunta sa bunga or instead na pumunta sa flowers yung nutrients, sinisipsip po nitong mga chupon. Kaya kung mapapansin nyo, walang masyadong bunga at saka ito po. May bunga siya dito pero maitim. Ayan, tingnan nyo po. Ito po, ayan. May isang bunga. May isa siyang bunga dito. Pero ayan. Ito maitim. Ito maitim. Maitim po ito. Ayan. Ito. Ayan po. Ayan. Maitim. Saka meron pa ito. Ito biglang umiitim. Ayan. Ito pa. Supposed to be tinatanggal na ito kasi maraming tumitira dito na mga fungus, okay? So yan po. Ayan. So marami po siyang mga water sucker. Kaya kung mapapansin niyo po dito sa kabila, ang daming bunga. Ayan. Maraming bunga. Kung makikita nyo po, malinis. Ayan, wala pong mga water sucker. Yung mga dahon niya is nasa ibabaw. Ayan. So, sa kabila naman, ayan, ang dami-daming water sucker. So, ngayon po, ang gagawin natin para maging productive ang puno na ito is patanggalin natin yung mga water sucker. Okay, so, paano ba i-identify yung water sucker? Una po is bigla lang silang tumutubo, mostly sa lower part ng puno. Ayan. Tapos, yung kulay ng sanga niya is medyo yellowish. Tapos, yung leaves din niya, ayan. Ganito yung kulay. Parang maputla. Hindi siya tulad ng mga leaves talaga ng branches na green yung kulay. Dark green or green. Okay? Tapos, kung titingnan nyo po, hindi po talaga siya branch. Para lang siyang tubig. Okay? Pero kapag napabayaan ito, magiging branch ito, pero hindi siya productive. Kasi nga, sisipsipin lang niya yung mga nutrients. Meron po tayo ditong pruning shear. Okay? Ito po yung ginagamit pang tanggal ng chupons or pang pruning ng mga twigs
Tsaka pang-harvest din, okay? So hindi po bulo yung gamit natin kasi baka may matamaan na mga hindi dapat matamaan. So yan mga kababayan, ready na tayo para magtanggal ng mga chupons. Okay? Sige, let's do it. There are places I'll remember all my life, though some have changed, some forever, not for better. Some have gone, and some remain. All these places have their moments with lovers and friends. I still can recall some are dead. So yun mga kababayan, tapos na po tayong magtanggal ng mga chupons. Kaya kung mapapansin nyo po, malinis na po yung lower part ng kakao at saka yung mga dahon po nasa ibabaw. Okay? Kasi isa din po sa benefits pag naalis yung mga chupon is makakapasok po yung hangin. Okay? After umulan, iinit, madali pong mag-dry yung bahagi ng lower part ng puno. Kasi po, pag masyado pong moist yung lower part ng puno, nalalanta po yung mga bulaklak ng kakao. Okay? Saka po, dyan po tumitira yung mga fungus sa mga wet na part. Okay? Saka po, pag natanggal po yung mga chupon sa ibaba, hindi po masyadong maiinggan yun na umakyat yung mga uod sa puno. Okay? So, yan po yung basic po ng pag-remove ng mga chupons. Okay?